Good morning! So ngayon naman, ang pag-usapan natin is kung paano ka mag-close ng deal doon sa kausap mo. Okay? Kasi sobrang ang galing na mag-present, marunong mag-present, pero di kaya mag-close deal. Okay? Ako, pag ako nag-present ng negosyo, ang pinakauna kong ginagawa is dapat ito muna. Kasi bakit? Kapag naunawaan ng client mo kung ano ito, kusa siyang sasali sa negosyo. Okay? Ano ba yon? So kung ikaw OFW ka, kung ikaw may pangarap ka, kahit nagtatrabaho ka dito sa Pilipinas, pero wala ka pa ding ipon, ang video na ito ay para sa'yo. From Dow Elevate, kailangan alam mo to. Okay? Lahat tayo nagtatrabaho ng ibang bansa. Ng ibang bansa para umusad naman sa buhay, magbago naman ang buhay, magbago ang kinakain, makagraduate yung mga anak, magtapos sa pag-aaral, matustusan yung mga pangangailangan ng mga anak, at the same time, magkapagpatayo ng bahay, magiging maluwag ang buhay. Pero, ang tagal mo na dyan sa ibang bansa, wala pa ding nangyayari. Pagpasok mo sa trabaho, unang araw ng kontrata mo, ang iniisip mo ay dapat sumahod na. At bawat sahod, anong ginagawa? Bawat sahod para sa pamilya. And ganun yung mga nagiging cycle. Nag-a-apply ka ng trabaho, work, kumita ka ng pera, and pinapadala sa family kasi yung family natin ay mahal natin. Yes or yes? Malamang yes. Kaya ka nagtatrabaho, nagsasakripisyo ka dito, mapuyat, magutom, it's okay. Malipas ang gutom, it's okay. Pagkakatapusan, kukumustahin ka na agad ng family mo. Kasi bakit? Alam nila na katapusan, sasahod ka. At kapag kumita ka, kukumustahin ka na agad ng family mo. Kaya ang nagiging cycle, magtatrabaho, sasahod, padala sa pamilya. Magtatrabaho, sasahod, padala sa pamilya. Ulitin ko, magtatrabaho, sasahod, padala sa pamilya at nakalimutan ng mangarap. Kasi ang pangarap nila is matustusan lang kung anong pangailan ng pamilya nila. Pero kapatid, hindi mo ba naisip na tao ka? Yes, tao ka. Na napapagod, namimiss ang pamilya, nag-aalaga ng anak ng may anak, at yung anak mo sa Pilipinas, iba ang nag-aalaga. Kung bakit ka nandyan, kasi bakit mataas ang pangarap mo sa buhay, dreams. Dahil mataas ang pangarap mo sa buhay, para sa family mo, kaya ka nag-abroad. Yung word na abroad ay pag nasa Pilipinas ka, napakasarap pangarapin kapag nasa Pilipinas ka ang mag-abroad. Pero kapag nasa ibang bansa ka na, ang pinakapangarap mo naman ay ang makapag-for good kasama ang family. Yes or yes? It's a yes! Tama ka. Tama yung naririnig mo at alam ko, yun din ang iniisip mo. Pero kapatid, baka ikaw ay isa sa mga tumagal na sa ibang bansa, pero wala pa ding ipon. Dahil sa katagang may pangarap ka para sa pamilya mo, dahil wala pang ipon, okay, add ng another contract. Magdadagdag ng another contract, okay, extend. Okay, ma'am, sir, mag-sign ako ng bagong kontrata. Okay, ma'am, sir, mag-sign ako ng another contract. Kasi bakit? Anong gagawin mo sa Pilipinas? Lalo na pandemic, nagsasarahan mga negosyo. Wala kang matinong hanap buhay. Yung asawa mo, wala ding hanap buhay. Tama ba? Ito pa malupit. Umalis ka, dalawa anak, umalis ka, may isang asawa, pag-uwi mo, yung anak mo. Tama? Anak mo pa din, pero yung asawa mo, asawa ng iba. May ganong case? Hindi lahat! Don't get me wrong. Hindi lahat, pero more on ganon ang nangyayari. Kasi bakit? Kapag malayo, syempre.
Hindi natin alam. Pero ito lang gusto kong iparealize sa'yo. Hindi yung sitwasyon ng asawa mo. Yung anak mo. Kasi ang asawa, partner, jowa, girlfriend, boyfriend, madali palitan. Pero yung anak, hindi. Maraming ano, meron akong kakilala eh. Umalis siya yung anak niya, pinag-aral niya. Di niya namalayan yung anak niya, akala niya yung anak niya ay nag-aaral lang talaga. Di niya namalayan yung anak niya na buntis. Okay? And in-inform na lang siya, Nama, buntis ako. Nalungkot ang nanay kasi wala siyang magawa. Nasa ibang bansa siya eh. Kasi hindi niya nag-guide. Tama? Eto malupit. Ma, manganganak na ako bukas. See? Gaano kasakit yun sa isang nanay. Wala naman siyang ibang pinangarap kundi para sa family niya. Since walang ipon, nag-stay sa ibang bansa. Eto malupit. Since wala kang ipon, dumating yung emergency sa buhay. Ano yung mga emergency? Yung may na-hospital, yung may mga kailangan ng agarang pera, tama, at tandaan mo, sa hospital, pag walang pera, walang opera. Pag walang pera, walang room. Pag walang pera, walang opera, walang room. Hindi kayo entertain kasi wala kang pera. Bottom line, hindi mo maibayad yung kontrata mo. Bottom line, kahit anong natapos mo, hindi mo maibayad yung diploma mo dahil matalino ka, dahil may natapos ka, dahil pasalo ka sa ganito. No! Ang kailangan mo ay pera. Tama? So ngayon, ang tagal mo na dyan sa ibang bansang nangarap para sa pamilya mo, pero wala ka pa ding ipon. Di ka ba nag-isip kung bakit wala ka pa ding ipon? Magdadagdag ka na ba ulit ng panibagong kontrata? Tama? Baka ang sakit na ng likod mo, tinitiis mo lang kasi may mga anak ka, may asawa ka, may pamilya ka sa Pilipinas. Tama ba? And baka mas lalo kang tumagal kasi pag nagka-problema ang pamilya, pagdating sa emergency, ang tingin nila sa'yo, machine, ikaw ang solusyon sa bawat sitwasyon. So ano kapatid, ano kabayan, magtatagal ka ba dyan sa ibang bansa? Kailangan mo na ngayong magdagdag ng source of income. So kailangan mo na ngayong mag-business. Okay? Kailangan mo na kayo mag-business. Kasi bakit? Ang daming tao sa ibang bansa, sa work, kumikita ba ng pera? Yes! Sa trabaho, kumikita ng pera. Pero kung ang kinikita mo dito ay maiuwi lang lahat sa pamilya, kung ang kinakita mo dito ay kulang pa sa pamilya, nagka-utang-utang ka pa, anong gagawin mo ngayon? Tanggalin na yung pride, magiging open mind ka. Ang isang networking company, ang Dow Elevate, ay isa sa mga magiging solusyon para makapag-for good ka, para magkaroon ka ng negosyo, magkaroon ka ng business. Sa business, kumikita ba ng pera? Yes! Since wala kang ipon, yung kikitain mo sa negosyo, yun yung magiging ipon mo. Pero tanda mo kapatid, kung yung pera mo sa trabaho ay mauwi lang sa lahat sa pamilya, okay lang mag-sacrifice ng isang buwang sahod, kalahati ng sahod, or pangalawang buwan na sahod, or kalahati doon sa pangalawang buwan para makapag-put up ka ng negosyo na kahit nandiyan ka sa ibang bansa, pwede ka nang kumita. Na kahit nandiyan ka na sa ibang bansa, kahit nandiyan ka pa sa ibang bansa, pwede mo nang umpisahan yung negosyo. And ang negosyo na yun ay Dow Elevate. Dito sa Dow Elevate, kapatid, ang CEO, may integrity. Ang sistema, proven and tested na. Okay? Ang UEI ay 15 years na. Experience at ngayon nagiging Dow Elevate na. Nagiging kumpanya na siya na magiging kaagapay mo para kagaya ng ibang mga OFW na kapag for good, nandito sa Pilipinas at kumikita at alam ko kapag nagiging open mind ka sa negosyo na to, ito yung isa sa magiging way para makapag-for good ka. Ngayon, kung kikita ka dito sa negosyo ng pera, plus kikita ka pa ng pera dito sa trabaho mo, dalawa na ang source of income mo.
pag napagod ka, pag masakit na katawan mo at hindi na kaya ng katawan mo ang magtrabaho dyan sa ibang bansa, meron ka pang negosyo na pwede kang kumita ng pera. Kasi alam mo, sa totoo lang, pagdating sa emergency, ubos lahat ng ipon mo. Mas ubos yan, mas said yan, lalo na kung wala kang ipon. Tama? Ngayon, kung may pangarap ka talaga para sa pamilya mo, kailangan mo magnegosyo para makaipon ka, kasi ang trabaho mo hindi sapat kaya wala kang ipon. Ulitin ko, kung may pangarap ka talaga sa pamilya mo, kailangan mong magnegosyo para makaipon ka, para just in case magkaroon ng emergency yung family mo, hindi mo na kailangan magmakaawa sa ibang tao para makautang. Kasi bakit? Ang emergency, hindi mo masasabi kanino, sino, saan, kailan, kanino tatama sa pamilya mo. Alright? Kasi tayo, ang pinag-iipunan natin, pinaghahandaan natin yung hindi emergency. Pinaghahandaan natin, lalo na Pinoy tayo, hindi po yung ipon, kundi yung birthday, yung piyesta, yung reunion, yung graduation, yung kasal, yun po yung pinag-iipunan. Ulitin ko, birthday. Pwede ka naman mag-birthday, isang pirasong manok lang, masaya na ang pamilya. At dahil nga magarbo ang Pilipino, anong ginawa? Mali ang mindset. Imbis na yung pera i-put up sa negosyo para kumita ng more pera, ang ginawa, ginasto sa birthday na ang pinapakain yung kapitbahay lang naman. Eh wala, bunso ko kasing anak na yun, panganay ko kasi, hindi, yung anak ko, malupit yan sa school. Yes, pero bilang isang magulang, dapat naisip mo, saan ba talaga napunta yung pinagpaguran mo, pinaghihirapan mo? Dapat nag-iisip, dapat advance mag-isip, dapat mindset ba? Mindset, mindset. Okay ba yon? Kasi bakit? Pag birthday, kapitbahay kumakain. Pag matabang pa spaghetti, pinupulaan pa. Tama, yung adobo, kapag kulang pa sa toyo, ba naman to? Para namang sinampal tong adobo na to, bakit parang namutla yata? Nakikain na yun ha, pinupulaan pa. Tama, ano ba naman yan? Si Mang Kanor, bakit man lang, wala man lang pa take out? Oh, see? Pero sino nagbabayad? Since pinangutang mo yun. Diba ikaw? Sino naghugas ng plato? Sila ba? Hindi. Pamilya mo. Sino nahirapan? Ikaw. Sino gumastos? Ikaw. Ikaw na sa ibang bansa ka. Pag di ka nag-isip, saan mo nilalagay yung pera na kinikita mo? Pag di ka nag-isip, kapitbahay mo lang na kinabang at ikaw na baon sa utang. Pag ikaw na baon sa utang, yung mga kumakain ba ang magbabayad? No. Ikaw. Pwede naman mag-birthday na simple lang. Pwede naman na magpakasal na simple lang. Pwede naman na magpiesta na simple lang. Magsimba lang. Buo lang pamilya, walang sakit, okay na yon. Ang importante, hindi ka tatagal dyan sa ibang bansa na makakasama mo dito sa Pilipinas ang pamilya mo. Sa panahon ngayon, hindi kailangan payabangan, patalinuhan kung paano ka mag-isip, kung saan napunta yung kinikita mo. Kasi bakit? Pag yung pamilya mo natatamaan ng emergency at dahil wala kang ipon at hindi ka nag-isip kung saan napupunta yung kinikita mo, dahil wala kang ipon, isa sa mahal mo sa buhay pwedeng mawalan ng buhay dahil hindi mo pinag-isipan saan mo nilagay yung kinikita mo. At yung pangarap mo sa kanila, malulusaw na yan na parang kandila, natutunaw lang yan na parang kandila. Dahil bakit? Ang pangarap, ilusyon na lang. Minsan, mawawalan ka na ng gana. Kasi bakit? Nabubuhay ka sa trabaho, nabubuhay, naubos yung oras mo sa trabaho, tumanda ka sa ibang bansa. Umalis kang bata pa, pag-uwi mo, kamay mo, kaliyo-kaliyo na. Ito malupit, kukumustahin ka pa ng pamilya mo kapag sahuran na. Pag hindi sahuran, hindi ka maalala. Kasi ang mindset natin, nangarap, mag-ibang bansa para sa pamilya. Hindi mo iniisip na yung katawan mo pala, tao ka pala, na napapagod, na manghihina, na tumatanda, na darating pala ang time na hindi mo na kaya.
Tama? So ngayon, kailangan mag-isip ka. Kasi bakit? Ang sabi ko kanina, pag ang emergency tumatama, dahil wala kang ipon, isa sa mahal mo sa buhay, mawala ng buhay. At yung pangarap mo para sa kanila, ilusyon na lang lahat. Kaya magiging wise, ayusin ang mindset sa buhay, at mag-invest, mag-umpisa sa negosyo. Ang Dow Elevate ay open para maisama ka at ibigay yung mga pangarap mo. Alright? So, ulitin ko, kung OFW ka, kung nanay ka, kung tatay ka, kahit nagtatrabaho ka, kahit nasa Pilipinas ka, ang video na to ay para sa'yo. Sana naunawaan mo. Dahil ang pangarap para sa pamilya, mas masaya kapag may ipon at kapag may emergency, hindi mo na kailangang ipangutang. Tama? This is JL Ausa, Dow Morning, and God bless!